Again, my name is Mr. Apala Puntar. We are a Canadian immigration consultancy. We are more known as Gateway to Canada. We are not a recruitment agency. For some reasons po kasi may mga naliligaw, naghahanap ng trabaho. Unfortunately, we cannot help you find a job offer sa Canada. We are not registered sa POEA. So we are not allowed to provide services for that purpose. But there are actually several pathways para maging permanent resident kayo sa Canada even without the job offer. And in today's webinar, I am going to explain the different pathways in order for you to become a permanent resident sa Canada. Okay, so at the end of this presentation, we would be happy to answer your questions. Simply use the chat box, the Q&A box, right? I think below the your screen. So meron po diyang Q&A, pwede niyo po yung gamitin later to ask yung questions. For the meantime, you may simply take notes and ask your questions later, right? So, ako po muna yung magtatanong. No? Actually, every time na may mag-i-inquire sa office or online or through this webinar or pag nagsaseminar kami, ang basic question namin for those who want to apply for immigration to Canada is bakit nila gustong mag-migrate sa Canada? And sa experience namin, and we've been in the industry for over 30 years already, we have started operation 1989 sa Taipei, Taiwan. And nag-start kami sa Philippines 1993. And as they say, the rest is history because right now, we have offices in almost all key cities nationwide dito sa Philippines. But with today's new normal, actually hindi namin kailangan talaga ng physical office to process the application. Right now, all of these applications are in fact being processed online. So regardless of your location, nasa malayong province man kayo or nasa abroad, we can definitely assist you doon sa application. Right now, ang office po namin is open only every Wednesday and Saturday. And the rest of the days, most of our team members are working from home. No? So since March, kahit nung lockdown, hindi kami tumigil doon sa operations because visa applications are actually being done online. No? So sa experience namin, kapag tinatanong namin yung mga clients bakit nila gustong mag-migrate sa Canada, ang common answers nila is because they want to have a greener pasture, no? Whatever that means for them. No? Some others, they are encouraged by their relatives na nasa Canada. Yung iba naman ay naghahanap ng magandang trabaho na may malaking sweldo. No? Pero sa experience namin, only those serious-minded applicants who do it for the right reason yung actually ang natutuloy mag-migrate sa Canada. Unless you are doing this for the right reason, unless you are really highly motivated, I don't think this will work. No? This will only work if you will do this only for the right reason. No? So, sa experience namin, nagmamigrate yung mga applicants, yung Filipinos in particular, because they are trying to solve a problem. No? And solving a problem, iba't iba yung solution. No? Yung iba, nagmamigrate permanently. Yung iba naman, nagtatrabaho as a contract worker, no? Napakarami natin mga Filipinos who are working as an overseas contract worker, no? So the first step in solving a problem is actually identifying and recognizing that there is a problem. Because if you don't know what the real problems are, chances are you will continue making the same mistakes. The reality is most Filipino families are facing never-ending financial problems in the Philippines. And just having a job is not going to solve your financial problems. Maraming mga Filipinos ang tanggap na identified naman nila na mayroong financial problem. So ang nagiging common solution ay magtrabaho abroad. No? I'm very sure lahat tayo may kakilalang overseas contract worker. Kung hindi man natin kamag-anak, kaibigan, I'm sure meron tayong kapitbahay
na overseas contract worker. Because tayong mga Pilipino, ang gusto natin is instant, no, na solution doon sa problem, no. Nothing's wrong with working abroad as a contract worker, but sa experience namin and sa experience ng mga clients na nakausap namin, working abroad as a contract worker is more of a temporary solution, no. I'm going to explain later why, no. Sa experience namin, ang mga applicants nagma-migrate because they are trying to solve family financial problem. We are not saying, however, na the only way for you to solve yung family financial problem is by immigrating to Canada. No? Kaya lang, think about these questions. No? These are actually questions na madalas iniiwasan nating tanungin ang ating mga sarili because these are actually scary thoughts. No? For example, do you worry about lacking financial security? Meron ba tayong safety nets? Do you worry about not having financial safety nets during old age? What if meron tayong family or tayo mismo nagkaroon ng tawag namin sad situation, no? Sickness, accident, or even worse, death, no? Ultimately, during our old age, kapag nag-retire tayo, how prepared are we? Or are we going to end up a financial liability sa ating mga anak, no? So, those who immigrated to Canada were actually able to solve this kind of problem, no? Now, right now, this is, of course, very common, no? Yung COVID-19 pandemic. This COVID-19 pandemic, actually, it exposed serious financial problems for families worldwide. Hindi lang naman yan sa Pilipinas, no? Even yung mga nasa Canada or even yung mga nasa other advanced countries, affected din sila ng pandemic, of course, no? Kaya lang dito, na-expose na tayong mga nandito sa Pilipinas or mga Filipinos, regardless of your location, kung nagtatrabaho ka as an overseas contract worker, it exposed yung reality na wala tayong safety nets. Merong isang news last month na yung hospital bill ng isang pasyente ng COVID-19 umabot ng more than 1 million pesos. Hindi siya covered lahat, of course, ng government. Ang question is, how prepared are we kapag sa atin tumama o sa family natin tumama yung ganung situation? I'm not trying to scare you, no? But these are realities of life na kapag hindi natin pinaghandaan, eh, mananatili tayong laging takot, no? Yung mga nasa Canada, affected din naman ng pandemic, no? But immigrating to Canada is actually a viable, practical, and affordable financial solution. True, affected din sila ng pandemic. Ang main difference, think about this. Sa Philippines, kapag worker ka sa Philippines na nawalan ng trabaho, you are going to receive a one-time 5,000 pesos as subsidy. Yung iba nakadoble, yung iba hindi nakatanggap, no? That's 5,000 pesos. Or some others, 8,000 pesos. Sa Canada, on the other hand, yung mga workers na nawala ng trabaho, nakakatanggap sila from the Canadian government ng 500 Canadian dollars per week. Okay? So initially, nung nag-start yun ng March, ang projection nila, 4 months nila ibibigay, no? So March, April, May, June. So meron silang $2,000 monthly as a subsidy from the Canadian government kapag nawalan ka ng trabaho. But because the pandemic is not yet over, in-extend pa nila yan, no, for another 2 weeks. So yung $500 per month, per week, matatanggap nila hanggang second week ng July. And yung mga small businesses sa Canada, para hindi sila magsarado, sinasagot ng Canadian government yung 75% ng salary, no, wages ng mga empleyados niya, may subsidy. Now, compared those benefits, actually marami pang
benefits na binibigay ang Canadian government in relation to sa pandemic, that those, but those are the two major, you know, examples. Now compare those benefits do sa 1,000 support na matatanggap ng mga Filipino workers. Medyo nakakaiyak, di ba? No. So now ang isa pang kailangan nyo i-consider, and this is very important, is that the longer you delay your decision to immigrate sa Canada, the more you are losing income opportunity. Take a look at this lost income calculator. There are some assumptions now. If you are single, and let's say you are currently working in the Philippines, earning, say, 25,000 pesos, this is way above minimum wage, right? So, kung nasa Pilipinas ka, single, nag-earn ka ng 25,000 pesos, ang equivalent niyan sa US dollar is 500 Canadian dollars, 500 US dollars at 50 pesos exchange rate. Sa Canada, ang minimum wage, let's say nagtatrabaho ka sa Canada on as a minimum wage na $14 per hour, and you are working at least 40 hours per week, 8 hours, 5 days a week. So you are actually earning 1,680 US dollars, no? So dito pa lang meron ka ng lost income na 1,180 US dollars or 59,000 pesos. Why lost income, you might ask? It is because simply kung nasa Canada ka, ang sweldo mo dapat on a minimum wage is 1,680. Pero kung nasa Philippines ka, sabihin natin ang income mo is 25,000 pesos, may nawawala sa iyo every month na 1,180, kasi kung sa Canada ka, yan dapat yung kita mo. Multiply that by 12, in 1 year time, your lost income opportunity would be around 708,000 pesos. In 5 years time, kung hindi ka pa rin nag-migrate, 5 years from now, ang mawawala sa iyong income is 3.5 million pesos. In 10 years time, kung hindi ka nag-migrate sa Canada, your lost income opportunity would be 7 million pesos. Of course, you might argue na, okay, malaki naman talaga income sa Canada, kaya lang, mas mataas naman yung cost of living sa Canada. That is actually true, no? Pero dito sa lost income calculator presentation, we haven't even discussed yung social benefits that you are going to be entitled to kapag ka naging permanent resident ka. Isa-isahin natin. Free healthcare. As a permanent resident sa Canada, you and your family would be entitled sa universal healthcare system. Simply put, from minor headache to major surgery, it is not going to be a problem. Wala kayong babayaran. Perhaps the best example here, kung may mga working moms dito, I hope merong mga working moms, you will appreciate this, no? Working moms, maternity, no? Sa Philippines, sa mga major cities, private hospitals, yung panganganak is around 50,000 pesos. Kung cesarean pa yan, it could be double, no? Sa Canada, whether it's normal or cesarean, absolutely wala kang papayaran. And kung dito, allowed yung mga working moms ng 2 to 3 months na maternity leave, sa Canada, ang combined maternity and parental leave pwedeng tumagal ng 1 year. Without worry na baka hindi ka natanggapin ng employer. Kasi that is part of your benefit. So imagine, libre yung panganganak mo, 1 year ka nakabakasyon, meron ka pang subsidy from the Canadian government. As much as 55% of your monthly pay. 1 year ka nakabakasyon, hindi ka pumapasok, pero may kita ka, may subsidy ka, 55% ng monthly salary. Okay? Here's more. Yung bata, from birth until they reached 18 years old, monthly may allowance yan from the Canadian government. On the average, that's around $500 per month per kid until they reach 18 years old. Yung amount varies depende sa maraming factors. Ilang taon na yung bata, magkano yung annual income ng parents, so kinocompute nila yan. No? In fact, dahil may pandemic ngayon, dinagdagan pa yung monthly allowance sa mga bata between $300 to $600 per month. Meron na sila, kung may natatanggap na $500 dati, dahil may pandemic, dadagdagan pa yan ng $300 to $600 depende dun sa edad ng bata. No? So,
Isa ito sa mga kinatutuwaan ng mga clients na nagmamigrate sa Canada. Ang joke nila dyan is pinagkakakitaan nila yung mga bata. Kasi if you immigrate sa Canada, suppose wala ka pang trabaho, pagdating doon, para magpasok ka ng income, so maghahanap ka muna ng trabaho. Kailangan apply ka, matanggap, and then magtrabaho, tsaka ka pa magpapasok ng income. Pero yung mga bata, upon landing in Canada, magre-register lang. The following month, meron na silang allowance. No? Depende sa income and doon sa edad ng bata, pwedeng umabot yan ng $750 per month. No? So, pero kung hindi pa rin po kayo satisfied na libre yung panganganak ninyo, 1 year kayo nakabakasyon, may 55% subsidy, habang nakabakasyon, may monthly allowance yung kids, idagdag nyo po yung free education ng mga bata. Education in Canada is absolutely free from kinder hanggang grade 12. So wala kayong babayaran. No? What's funny is that dito sa Philippines, pag sinabi natin Catholic school, usually, typically, ito yung mahal yung tuition. Sa Canada, merong public Catholic. No? So mag-aaral ka doon, Catholic school, absolutely free. Pagdating ng university, college, may bayad na, pero may mga government programs pa rin to make sure na makapag-aral yung gustong mag-aral. Meron silang student loan program, bursaries, grants, scholarships, among other things. So isa ang Canada sa may pinakamataas na literacy rate sa buong mundo because of those programs. Income opportunities is pretty explainable. Na-touch na natin to sa income calculator. But equally important is yung generous retirement pay. Now, going back doon sa mga nagtatrabaho as an overseas contract workers, ito yung main difference if you work abroad as a contract worker and or you immigrate sa Canada as a permanent resident. Suppose, sabi yung common destination, Saudi for example. No? Kahit magtrabaho ka ng 20 years sa Saudi, at the end of your 20-year employment stint, wala ka namang matatanggap dyan na retirement pay. What you will receive is yung minimal separation pay depende doon sa program ng employer. No? So yun lang yung uwi mo. And usually in a year or two, ubos din yun kaagad. No? So, and ang experience ng mga clients namin na nagtrabaho sa overseas contract workers, kwento nila is that nagiging vicious cycle siya. No? Ito yung typical story. Yung tatay mag-abroad, every 2 years mawawala sa Pilipinas, yung iba 1 year, kaso uwi, magbabakasyon, 1 month, 2 months, babalik ulit ng Saudi, bakasyon 2 years, 2 years magtrabaho, babakasyon ulit. Minsan tumatagal 20 years nagtatrabaho abroad. Nai-provide yung needs ng family, kaya lang minsan nakakaligtaan yung pagsubaybay na sa pagpapalaki ng bata. No? And unfortunately, pag uwi mo nga dito, wala ka namang retirement pay. And kapag ka naubos na yung separation pay na natanggap mo, nandiyan pa rin naman yung needs ng family. And dahil may needs pa yung family, chances are kung meron kang anak na pwede na rin mag-abroad, siya naman yung ipagtutulakan mong mag-abroad to address yung needs ng family hanggang sa maging never-ending vicious cycle na siya ng buhay ng mga overseas contract workers. Ang isa pang sad reality is that dito sa Philippine settings, pag sinabi nating retired, admit it or not, pag sinabi nating retired, ang ibig sabihin talaga niyan, unemployed. Most often than not, bihira sa mga magulang na nag-retire, mga naunang magulang na nag-retire, yung meron talagang comprehensive plan na retirement. No? In fact, meron pang mga matatandang paniniwala na kapag marami kang anak, marami kang kayamanan. It turned out, ang ibig sabihin pala nun is because yung mga anak, yung magiging retirement plan. No? Don't get me wrong, walang masama na magbigay tayo sa mga magulang kasi wala na silang income. No? Question, however, is gusto rin ba natin na maging ganun yung situation natin sa ating mga anak? Gusto ba natin na kapag ka nag-retire tayo, ay nakadepende lang tayo sa income ng ating mga anak? No? We cannot make that decision for you, but you have the power to change that, to cut that, to stop that vicious cycle. No? So, hindi mga anak natin yung ating retirement plan. Again, don't get me wrong.
pwede tayo magbigay sa mga magulang, depende sa niloloob ng ating puso. No? Pero ang question nga dyan is, gusto ba natin na yun din yung situation natin kapag nag-retire? Kayo po yung mag-decide yan. And sa experience po namin, yung mga nag-migrate sa Canada, they age gracefully. No? Kasi hindi nila kailangang mag-rely sa income ng kanilang mga anak by the time na nag-retire sila. So ito yung ino-offer ng immigration sa Canada. Again, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-migrate sa Canada magkakaroon kayo ng quality life. Ang question is, kung hindi ka magma-migrate sa Canada, what is your plan? Meron ka na bang plan? Kung wala ka pang plan at this point, consider this as an option. No? Kasi if until now, wala ka pa rin plan, medyo mas nakakatakot yun. How prepared are we for another pandemic? Hindi natin masabi. No? Do we really have the safety nets right now? Right now, maaaring malaki yung sweldo, pero hanggang kailan yan? So, we need the safety net. No? We cannot burden our kids. We cannot rely doon sa income ng mga kids natin by the time na nag-retire po tayo. Okay? Again, of course, I don't think merong tao in sound mind na tatanggi sa ganitong opportunity. And most likely, ang question nyo is, okay, Apple, gusto ko yan. Paano ba mag-apply? No? So, if that is the question, yun yung sunod nating pag-uusapan. Now, how to apply? Well, first, information about visa application is actually available for free by visiting yung canada.ca. That is the official government website ng Canada. Hindi mandatory na mag-hire kayo ng consulting firms like us, no? If you think you can do this on your own, by all means do that, no? And some I often get this question, no? Na okay, kung hindi naman pala mandatory, why are you even promoting yung official government website ng Canada? Paano kung mag-direct kami? I get a lot that kind of questions, no? Because not many consulting firms will teach you how to do this on your own, no? Pero iba po kami, no? It's because we respect our clients, no? We want you to have an informed decision. Again, hindi mandatory na mag-hire kayo ng consulting firms. You only hire us kung sa palagay nyo kailangan nyo ng assistance, no? Pero you might be surprised, meron akong mga clients, lawyers, no? And I am asking them, Tony, supposedly kaya mo na itong i-figure out kasi lawyer ka, no? Pero natuwa ako nung sasagot niya, sabi niya sa akin, Apple, alam mo kasi, kapag masakit yung ngipin ko sa dentist ako pumupunta, no? Pag magpapagupit ako sa barber, eto kasing immigration, it's not my line. So, I won't risk it, no? So, if a lawyer is deciding to hire a consulting firm like us, maybe there is a wisdom to it. But again, it's up to you. Now we cannot guarantee approval ng application. Okay, if that is a question as well. Some consulting firms would guarantee you approval, 100%, fast processing. I mean, binobola po kayo na. No? Walang consulting firm ang pwedeng mag-guarantee ng approval kasi hindi naman sila ang mag-decide ng application po ninyo. So the most that we can do is help you increase your chances of approval through proper documentation. Simple lang. Kung first time nyo itong gagawin, mas susceptible kayo sa mistakes. And small mistakes may cause huge problem, no? So why take the risk, no? So you can bank on doon sa experience namin of over 3 decades already, no? More than 30 years na po kami sa industry, no? Again, kung gusto nyo pong subukan on your own, visit canada.ca. All the information, nandiyan. Figure it out. You find it complicated, you think you need assistance, hire a consulting firm like us. Not necessary us, but if you want to, again, find out how we handle our clients, simply visit gatewaytocanada.com. May mga reviews po dyan, direct from Facebook. You can contact our clients. Yung mga testimonies nila, you can validate it. Do your due diligence, no? Hindi yung may makita lang kayo, guaranteed mabilis, magbabayad po kayo kaagad. So we want you to have an informed decision, right? Hire us only kung sa palagay nyo po, kailangan nyo kami. If you think you can do this on your own, canada.ca. Alright? So,
Moving on, the next slides, I would be talking about different pathways paano kayo maging permanent resident sa Canada. There are more than 60 pathways, no? But I'm going to talk about yung major pathways kasi yung ibang pathways, subcategory na lang yan ng mga major pathways. Now, let's start with the express entry system. Kung nagbabasa-basa kayo, nag-search, most likely narinig nyo na po yung express entry system. Express entry system is not an immigration program per se. No? This is the system being used to manage different immigration programs, federal immigration programs ng Canada. It works like a ranking system. No? You submit your application online. If you met the criteria, you'll be included dun sa pool ng qualified applicants. Pag nandun dun ka sa pool ng qualified applicants, then you have an opportunity to get selected. Monthly, pumipili sila dyan ng matataas yung score. Pag napili ka from the pool, then in 6 months or less, meron ka ng immigrant visa for you and your family. Yung family, spouse, and kids. No? So 6 months, mabilis lang, 6 months or even less. Ang indefinite, however, is kailan ka masiselect from the pool. Alright? So if you are in the Philippines or if you are outside Canada, wala kang employer, wala kang education credentials sa Canada, you have a fighting chance kung ito yung profile mo. Dapat you are not more than 30 years old, natapos mo yung bachelor degree, and may kapatid ka sa Canada, meron kang at least 3 years experience, and of course yung language proficiency test, yung IELTS, dapat mataas yung score. Kung hindi ito yung profile mo, dapat lahat yan, no? Kung hindi ito yung profile mo, forget about express entry system. You will just be waiting indefinitely. Maaring mag-qualify ka, pero indefinite kung kailan ka masiselect. Right? That's express entry system simplified. Right? Next would be the provincial nominee program. Yung express entry system, kapag na-approve ka, you will decide kung saan mo gustong mag-settle, whether kahit saan province, kahit saan city, pwede. Right? Pero, ang provincial nominee program, magsasettle ka doon sa province na nag-nominate sa'yo. Right? So, here's how to qualify. Dapat nakakumpleto ka ng at least 2-year post-secondary diploma or grade 12, pwede yan, no? And dapat not more than 45 years old and meron kang isang factors, one of the three factors na ito. May kamag-anak ka sa Manitoba or New Brunswick. Sa Manitoba, hanggang first cousin pwede. New Brunswick, hanggang kapatid ng parents. Okay? Manitoba, Winnipeg yung major city dyan. Kung wala kang kamag-anak, sa dalawang provinces na yan, baka may job offer ka. Pero kung wala pa rin, pwede kang mag-qualify sa provincial nominee program kung international student graduate ka. Kung may kamag-anak kayo sa Manitoba na first cousin, ito sa pinakamadali na pathway para maging permanent resident kayo sa Canada. Okay? Kung hindi pa rin kayo pasok sa program na ito, then ang natitirang option sa inyo is yung international student pathway. Right now, ang design ng immigration program ng Canada is basically they want to prioritize yung may work experience na sa Canada, yung may permanent and full-time employment, yung may Canadian education credentials. So you will have all those criteria kung papasok ka as international student. So ang tawag namin dito is golden visa because of these features. So here's the concept. Kailangan mo mag-aral for at least 1 year. And during the time na nag-aaral ka, pwede ka nang magtrabaho, no? Part-time nga lang siya, 20 hours per week. Pero pagka-graduate mo, pwede kang magtrabaho full-time for a period equivalent sa length of your studies. Kung nag-aral ka ng 1 year, meron kang additional 1 year na open work permit. Kung nag-aral ka ng 2 years, yun yung ideal, no? If you studied for 2 years, you'll be given up to 3 years na open work permit. May spouse ka, gusto mong isama, pwede, no? Habang nag-aaral ka, yung spouse mo, meron siyang open work permit. May anak ka, gusto mong isama, pwede, no? Your school-age kids, pwedeng mag-aral ng libre hanggang grade 12. Kahit hindi ka pa permanent resident. Why? Because education is viewed in Canada as a universal right.
No? So, kahit hindi ka pa permanent resident, dapat nag-aaral yung anak mo. And libre yan, no? Hanggang grade 12. So, how do you transition into becoming a permanent resident? For example, you're single. Nag-aaral ka ng 2 years. Pagka-graduate mo, meron kang 3 years na open work permit. Gamitin mo yung 3 years na open work permit to gain 1 year Canadian work experience. Pag meron ka ng eligible Canadian work experience, priority ka na ngayon na maging permanent resident. Ang isang scenario is that kung may kasama kang spouse, nag-aaral ka, si spouse mo nakahanap ng employer na willing mag-sponsor, pwedeng i-process na kaagad yung permanent resident status nyo habang nag-aaral yung isa. So, mas maraming opportunities really kapag ka, papasok ka as international student. Okay, so that's the concept. Ang processing right now, hindi na to updated, no? Dahil sa pandemic, may mga delay, no? Umaabot na ngayon ng 12 weeks, no? 3 months. Dati 1 month, 2 months, meron ng result. Ngayon, umaabot na ng 3 months. Open ba yung Canada border right now? Sarado pa rin po. Okay? Hanggang July 31, closed pa yung border. Mag-a-announce sila kung mag-o-open na. Kung sarado yung borders, nag-a-accept ba sila ng applications? Yes. Opo. Simula nung March, hindi tumigil yung visa applications sa Canada. No? Kung sarado yung border, halimbawa, yung mga ang school kasi starts January, May, or September. So those approved students na for September this year, karamihan sa kanila online yung class, no? So hindi nila kailangan bumiyahe sa Canada, they can take the class from here, kaya lang online. Pero yung mga programs na kailangan ng nasa klase, nasa school, then sila pinapayagang pumasok sa Canada. Pero kung yung program mo ay pwedeng i-deliver online, dito ka muna ng September. Pagkatapos ng September term, January, kailangan kunin mo na siya doon sa Canada. So bukas pa rin po yung visa processing continuous. Right now, realistically speaking, abot pa po kayo sa January. Okay? Kaya lang kung magdi-delay kayo ng decision, baka May or September na po yung abutan po ninyo. Alright? Now, this is important, especially for those who are planning to do this on their own. Studying in Canada is not a guarantee that you will become a permanent resident. Kailangan carefully plan yung application mo. Anong program, saang school, saang province, nakabatay dapat yan, depende doon sa profile mo, kung in demand ba yan doon sa province na pupuntahan mo. Kung nagkaroon ka ng mismatch dyan, maaaring maging permanent resident ka, kaya lang, magiging mas mahirap unnecessarily. Pero kung nagpa-guide ka sa experience consulting firm like Gateway to Canada, we will make this easy for you. No? Now, magkano ba yung gagastusin kung mag-aaral kayo sa Canada? Okay, nasa cost na po tayo. Pag mag-apply ka ng student visa sa Canada, you need to convince the visa officer na meron kang budget for 1 year at least, no, to cover tuition and living expenses. Ang tuition varies, no? On the average, that is around 15,000 Canadian dollars or 600,000 pesos 1 year. Pero may mga schools doon sa malalayong cities, pwedeng 7, 8, 9,000 lang yung 1 year. Pero sa mga major cities, like for example, sa Toronto, Vancouver, Calgary, ito yung average na tuition sa mga colleges, 600,000 pesos. Living expenses, if you're single, dapat merong kang allowance na at least 10,000 Canadian dollars or 400,000 pesos. Yung 10,000 Canadian dollars pretty much cover your accommodation, food, transportation, and other incidental expenses during your stay sa Canada for 1 year on the assumption na wala kang income. Pero remember, pwede kang magtrabaho part-time, no? Yung part-time income mo is enough to cover yung day-to-day needs mo. But do not expect that from your part-time income, makakaipon ka ng pang-tuition, no? So it's not gonna work, no? So yung part-time income mo, makakatulong yan doon sa day-to-day expenses mo. So if you're single, kailangan merong kang proof na kailangan makonvince mo yung visa officer na merong kang at least 1 million pesos. How do you do that?
Una, pwede kang mag-submit ng bank certificates. Yung bank certificates pwedeng nakapangalan sa iyo, pwedeng nakapangalan sa sponsor. Sino ba yung sponsors na pwede? Could be anybody. Basta convincing, no? Kaya typically dapat ka mag-anak, no? So it could be your parents, siblings, aunts, lolo at lola, no? Or other relatives. Pwede ka humingi sa kanila ng letter of support. Tapos sasabihin nila dun sa letter, sagot nila yung $10,000, and then magpapakita sila ng proof na meron silang enough amount to give yung $10,000. So, tinatanggap po yan. Lalo na yung grade 12 graduate tapos magka-college sa Canada, so hindi naman ini-expect na yung grade 12 student ay may pera na sa banko sa under his name or her name. No? So, pwede po yung sponsor. Kaya lang, you need to consider this. The common reason bakit nare-refuse yung application, hindi sila convinced na may pera ka. So, how do you convince them na mas mataas yung chance na maniwala? Bayaran mo na kaagad yung one-year tuition. Typically, the school would require the deposit of half of the year's tuition. So, in this case, $300,000. Pero may option ka na bayaran in full, in advance, yung one-year tuition. So, bayaran mo ng buo. Yung $10,000, instead na ipakita mo may bank certificate ka dito sa Pilipinas, mag-open ka ng account sa Canada. There is a program for international students wherein kahit wala ka pa sa Canada, pwede ka nang mag-open ng account. So meaning, kung bayad na yung one-year tuition mo and may account ka na sa Canada, napakataas ng chance ng approval. Dahil hindi ka na pagdududahan kung may pera ka ba or what. Bayad na nga eh. Tapos yung pera mo nasa Canada na. Okay? So yung 10,000 na living expenses is for single. Kung kasama mo yung spouse, yung living expenses mo plus 4,000 Canadian dollars. Yung living allowance for kids additional is 3,000 Canadian dollars. Meaning kung meron kang dalawang anak, isang asawa, sana isa lang, and ikaw, that would mean kailangan mo ng 20,000 Canadian dollars. Kung mag-isa ka lang, 10,000. Kung dalawa kayong mag-asawa, 14,000. May isa kang anak, 17,000. Right? So, yan yung cost of studying sa Canada. Mahal po ba? Actually, medyo malaking investment po talaga ito. Kaya lang, let me show you this income and expense summary. Income opportunity to while you are studying sa Canada. Okay? Let's do some assumptions. Dalawa kayong mag-asawa na pupunta sa Canada. Yung student, allowed magtrabaho 20 hours per week. Okay? Sabihin natin, minimum wage lang para conservative tayo. Alright? Yung spouse, pwedeng magtrabaho full-time 40 hours per week. Again, let's be conservative, minimum wage lang, $14 per hour per week. Suppose ang rent nyo sa bahay, sa room, is $1,000 and yung monthly food expenses is $250. And yung transportation expenses is 200. Okay, let's compute natin. Yung combined monthly income nyo is $3,200. This is based on the minimum wage na 20 hours yung student, 40 hours yung spouse. Ibawas na natin yung taxes, ibawas na natin yung living expenses, meron ka pang savings na more than 1,000 Canadian dollars or 40,000 pesos. In 1 year time, yung savings mo is $500,000. Of course, hindi kasama dito sa expenses yung tuition kasi supposedly may budget ka na. What I'm trying to show you here is that makapasok pa lang sa Canada, napakadali mong mabawi yung investment mo. Kasi dito sa computation natin na ito, hindi pa natin kinonsider dito yung fact na during school breaks, yung student pwedeng magtrabaho full-time up to 3 months. And hindi lang naman yan limited sa minimum wage. Hindi lang siya limited sa 40 hours, yung may open work permit. So, madali mo siyang makukuha. Okay? So, eto yung income opportunity. Medyo mahal lang talaga, pero kung magagawa niyo siya ng paraan, madali niyo siyang makikita. But, if you think na meron kang financial concerns, kaya hindi mo siya makakaya, pero gustong-gusto mo ito sa family mo. Think about this. When was the last time na wala tayong inisip na financial concerns? Palagay ko po, in every stage of our lives, lagi tayong may kaakibat na financial concerns. I don't know about you, but in my case, during college, ang financial concerns ko noon is tuition. But because we understand
na mahalaga yung education, ginagawa natin siya ng paraan, no? And same thing here sa immigration, no? Sa experience namin, less than 10% lang ng clients na nakarating sa Canada yung totoong may readily available funds. Pero bakit sila natutuloy? Because they are highly motivated. Because they want to do this for their family. Because they want to give their family a quality life. Kasi kung may financial concerns kayo ngayon at wala kayong gagawin to address that, 5 years from now, guess what? Financial concerns pa rin yan. Now, so we cannot make that decision for you. Now, I mean, the most that we can do is provide you all this information in order for you to have an informed decision. If you want to immigrate sa Canada, gusto niyong gawin to on your own, naibigay na namin sa inyong information. If you want our assistance, pwede natin siyang pag-usapan. Right? Okay, so let me just share some cases. No? Suzette, actually Suzette is my wife. No? Short story lang. Matagal na kami may opportunity na mag-migrate sa Canada, pero hindi namin naisip, no? I mean, you know, naging relax. Nakakabisita naman kami sa Canada from time to time. So, hindi namin naisip mag-migrate kasi feeling namin okay na kami, no? But what made us decide na mag-migrate din sa Canada is because we have a friend, actually office mate ng wife ko, na IT guy. So, dinidip employed siya sa US and other countries, malaki yung sweldo, maganda yung career. And then, nagkaroon ng some sort of redundancy program sa office. Inavail nung friend namin na yon, nakakuha siya ng malaking pera. Unfortunately for that friend, in less than 2 years, naubos yung pera niya because of the serious medical condition. To the point na pumupunta siya sa bahay, manghihingi ng tulog, mabibigyan lang namin 1,500, no? So one time, while we were driving, iniatid ko yung wife ko sa office, natanong ko yung wife ko, what if isa sa atin magkaroon din ng ganong condition? How prepared are we? Ngayon, meron tayong coverage, limited at that, pero what if mangyari yan during the time na retired na tayo, na wala na tayong coverage? How prepared are we? So, medyo natakot kami doon sa ganung thought, no? So, sabi ng wife ko, anong gagawin natin? Sabi ko, mag-migrate na tayo. Unfortunately for us, hindi na kami eligible sa direct migration because of the age, no? So, sabi ko sa wife, if you're willing and if you really want this, mag-aral ka sa Canada. So, cut the long story short, we decided na pumunta ng Canada noong 2018, iatid namin yung wife ko, meron siyang student visa. And then, nag-start siya mag-schooling noong January 2019. So, 2-year program yan. Kaya lang, para mabilis, hindi na siya nag-school break. So, tuloy-tuloy. 4 semesters, walang break. So, nakagraduate siya ng April 25 this year. No, April 25 this year. So, natuwa kami, graduate na, pero natakot pa rin dahil pandemic. Walang trabaho, baka mahirap. No? Pero in her case, June 16, she was hired. No? My wife works for Accenture, associate manager na yung position niya doon, yung level niya. Nung na-hire siya na sa Canada after nung graduation, she was hired as a school administrator ng isang private career college sa Canada. So she is now actually working. No? Kahit may pandemic, may employment opportunities pa rin, apparently. No? And we're supposed actually to join her noong April, kaya lang na lockdown, di kami nakaalis. But soon, our daughter will be studying na rin doon sa Canada, graduate siya ng grade 10, doon siya mag-senior high school. And of course, free pa rin siya. No? So, but that's our story. I mean, people immigrate for different reasons. No? And this is just to share it with you. Now, there's another client. No? Si Miss Dana May. Mag-asawa silang registered nurse. Nag-apply sila sa express entry early on pero nagtagal kasi nga mababa yung score nila. So decided na mag-study sa Canada. So 2016 sila nag-aral sa Canada. June 2019, permanent residents na sila. No? So they are now okay. Dalawa na rin yung anak nila ngayon. May Canadian citizen silang anak. No? So we've already sent thousands of clients sa Canada. I'm just trying to show you na doable yan, no? From student to permanent resident, kaya po yan, no? Now, we have over 300 partner schools sa Canada, but the way we do it, hindi dapat yan limited sa partner schools namin.
Once you hired us, gusto nyo mag-aral sa Canada, tatanungin namin kayo about your preferences. Saang province, saang city, saang school, kung may school ka ng preferred, kung wala pa, ano ba yung gusto mong program, gaano katagal, willing ka bang mag-IELTS, etc. No? Kasi may mga schools na hindi nire-require yung IELTS. So from those, from your preferences, considering that, we are going to send you options to choose from. Alright? So, regardless kung saang province yan, we can assist you doon sa admission application. Right? So, actually, that ends my presentation.